Meron bang naging tagubilin or mga gustong ipabusisi na agad-agad si President-elect Bongbong Marcos sa inyo nung kayo nag-usap nung araw nandoon din si Professor Clarita Carlos? Nasabi niyo kanina na yung napangako ng ating mahal na pangulo na ibababa sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. May I just say that hindi naman niya pinangako. Ang sinabi niya ay this is the aspiration. Ito ngayon, nakikita ko na yung unang-unang bilin niya sa amin, ang sabi niya sa akin alam mo, yung sinundan natin, yung tatay ko at saka yung lolo mo, yung unang secretary ng agrarian reform, sabi niya. Parehong magaling yan at marami silang nagawa. Sabi niya, kaya kailangan pag-igihan natin dalawa. Pagsipagan natin at grabe ang pressure sa mga balikat natin. Kailangan kung hindi man natin mahigitan ang nagawa nila, kahit pantayan lang natin, sabi niya. At ang marching order is really to help the farmers and to focus on the agri sector. Ano po yung tingin ninyo na dapat na gawing priority sa department? Ang daming kailangan ayusin . Nung panahon ng lolo ko, no, para nyo maintindihan itong programa ng agrarian reform, kailangan alam ninyo ang history nito. Nung panahon ng lolo ko, napakasimple dahil ang coverage is rice and corn lang. Oh. At saka noon, may tinatawag tayong certificate of land transfer. Yes. No? At yung magsasaka na beneficiary, definite sa kanya kung ano yung lupa na nai-assign sa kanya. Pagdating nung sumunod na administrasyon kasi, ang inisyo nila, itong tinatawag na collective CLOA. Yung CLOA ay Certificate of Land Ownership Award. No? Parang CLT rin yun. Yun ang nagpapatunay na yung lupa na yan naka-assign sa'yo at kapag nabayaran mo na yung amortization, kompleto na ang bayad mo, mapapasayo na yan, yung lupang yan. No? Mm-hmm. Magkakaroon ka ng titulo. Ang problema, it is a collective CLOA. At halimbawa, tayong tatlo, ibinigay sa atin yung 5 hektaryang lupa. Nakalagay yung pangalan nating tatlo dun sa titulo. Oo. Pero hindi naman naka-assign ko anong parcel ng lupa o anong parte ng lupa ang sayo at yung akin at yung kay Joby. Walang parcelization. Kaya isipin mo kung 1,000, yung iba 100 ang nakalagay na pangalan, 1,000 hektarya. Paano mo sasabihin, yan ang akin, ito sa akin, at doon ako sa malapit sa irrigasyon, o doon ako sa may ano, walang specific assignment of kung saan ka doon sa lupa na yon. Maigi, sa ibang mga lupa, nagka-igi-igi sila, they were able to agree, madali yon. Merong iba, hindi sila nagkaka-agree. Kung sinong... Di ba? Katulad natin tatlo, halimbawa, paano mo sasabihin na itong gusto ko? Sasabihin naman ni Joby, itong gusto ko. Paano kung pareho kayo ng gusto? Di ba? At yung iba, meron pang situation na nai-distribute na yung CLOA, kaya lang, ang problema, hindi pa sila nakakapasok dun sa lupa na naka-assign sa kanila. So meron kayo nakikitang remedy, Sir Conrado, tukol dito? Yes, meron naman. Okay. May solusyon naman. Pag-uusap-usapan namin ngayon, at kasi it's only been about 3 days na talagang napag-usapan namin to ng gusto. Meron naman solusyon. At siyempre, kailangan natin na tignan din kasi alam ba ninyo na yung amortization table hindi updated. Kaya magulo na, hindi natin alam kung magkano pang kailangan singilin sa kanila, kung magkano pang babayaran nila. Kaya sa akin palagay, mas mabuti pa, pero kwentahin pa rin natin. We will do serious pencil pushing. Baka mas murang i-condone na lang natin kaysa balikan pa natin yung amortization table, i-update pa natin, baka mas mataas pa yung administrative cost.
kaysa doon yung cost baka mas mataas kaysa doon sa benefit. Kaya yan mga yan, pag-aaralan natin at siyempre yung klase ng support services na kailangan natin ibigay sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Yan ang mga magsasaka.